showbiz fanatics, kapamilya ni Miss Catherine Bernardo o abay may malaking pagbubunyag patungkol sa kung ano ang nangyari dito kay Mr. Daniel Padilla. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ka po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit na nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And ngayon nga, pag-usapan natin to, matapos nga po na mag-trending sa lahat ng social media platform ang pag-unfollow nitong si Miss Catherine Bernardo dito po kay Mr. Daniel Padilla matapos silang maspatan sa kasal po ni Mr. Robby Domingo and Maggie Pineda. Pagkatapos nga ng okasyong ito, ay ilang oras pa lang ang nakakaraan or nakakalipas, ay marami nga po ang nakabantay sa Instagram nitong si Miss Catherine at nakita nga naka-unfollow na ito kay Daniel Padilla. At 2 hours ago or ilang oras pa lang din po ang nakakalipas nang mag-post ito pong kapatid ni Miss Catherine Bernardo ng isang cryptic post, no? Sabi dyan, usap-usapan ngayon sa social media ang makahulugang post sa Instagram, Facebook ng makatatandang kapatid ni Catherine Bernardo na si Miss K. Bernardo nitong Biyernes, January 12, 2024. So, ngayong araw po yun, ano? Ang cryptic post ni K ay binahagi ni K matapos i-unfollow ni Catherine sa Instagram ang ex-boyfriend nitong si Daniel Padilla noong Huwebes, January 11 o mahigit isang buwan matapos isa publiko ng Katniel na hiwalay na sila noong November 30, 2023. Bukod kay Daniel, napabalita rin na inunfollow ni Catherine ang mga kapwa niya aktres na sina Liza Soberano at Julia Montes, Julia Barreto and Jillian Vicencio. Laman ng nakakaintrigang post ni Kay ang isang litrato ng maskara na may nakasulat na "We know what you did last summer." Nilapatan pa niya ito ng kantang "Say My Name" na American girl band na Destiny's Child. Lalo pang umigting ang espekulasyon ng netizen nang mabasa ang makahulugang caption ni Kay na naglalaman ng mga taong nakalipas, 2017, 2018, 2019, 2021, and 2023, claps, trophy, and mask emoji, the very first one that I know, 2014, and with eyes emoji. Kapansin-pansin din sa Instagram post ni Kay ay nag-iwan ng komento ang dalawa sa matalik na kaibigan ni Catherine, sina Trina Aguitinko at Aris De Santos. Cursing face emojis ang komento ni Trina, abang si Aris naman ay emojis ng dalawang taong magkayakap. Hindi malinaw kung sino ang pinatutungkulan ni Kay sa kanyang post, ngunit marami sa netizen ang naghihinalang para kay Daniel ang cryptic post niyang ito. Ayon pa sa ilang netizen, marahil ang mga taon na nakasulat sa caption ni Kay ay ang listahan na taon kung saan nagtaksil si Daniel kay Catherine. Base naman sa impormasyong nakarating sa news insiders na ito, may malalim na dahilan ang pag-unfollow ni Catherine kay Daniel pati na kina Liza, Julia at Jillian sa Instagram. Samantalang hindi ito ang unang beses na magpakawala ng makahulugang post kay sa social media matapos makipaghiwalay ng kanyang kapatid kay Daniel. December 1, 2023, unang nag-post si Kay tungkol naman sa karma. Naging makahulugan nga ang cryptic post na yon noong December 1, 2023 ng kapatid nga ni Miss Catherine Bernardo na si Miss Kay Bernardo. Ang post ni Kay ay tila may pasaring tungkol sa karma na hango sa lyrics ng kanta ng American singer na si Taylor Swift na may titulong Karma. Base sa Facebook reel na ibinahagi ni Kay, nakasaad dito, "Karma's gonna track you down step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen, karma takes all my friends to the summit." So dahil po doon, talagang umugong po yung mga spekulasyon na ito nga po ay pumapatungkol dito kay Mr. Daniel Padilla kasi this is after the breakups nilang dalawa ni Catherine. Pinag-usapan nga ng netizen na ito daw di umano ay tumutukoy sa sanhi ng hiwalayan ni na Catherine at Daniel. Cheating di umanong dahilan kaya naghiwalay ang Catherine matapos ng isang taong relasyon. So,
Dahil wala tayo nakukuwang any informations coming from Miss Catherine, eh ang kapatid niya po yung talaga nagbibigay ng mga cryptic posts, yung mga hint, no, patungkol sa hiwalayan. So ano pong reaction ninyo patungkol dito? Comment down below. At ngayon, pag-usapan natin ang inyong mga comment dun po sa last update natin. No? Unahin natin ang komento ni Sairu. Sabi niya, simple lang yan. Di kasi sumakay si Daniel sa car ni Kat, kaya nagalit yun. Yun lang yun. May gusto pa rin sila sa isa't isa. Mga tao lang masyadong magsalita. Parang alam lahat eh, sabi niya. Kasi diba nung meron po kasing isang video na nagsicirculate po sa social media. Doon sa kasal po kasi ni Nobby, sinabi ni Kat na sumabay na siya doon sa car. Yung white car na kung saan sumakay din po doon si Mr. Carlo Katigbak papunta doon sa reception area nung ikinasal. Pero itong si Daniel, mas pinili niya pa rin sumakay sa ibang car. So, yun yung pinanggagalingan nitong si Miss Cyrus, no? And another comment, sabi ni Rosana Clary, alam natin si Catherine kahit paano meron nang nararamdaman kay DJ at masasabi na wala ang pagmamahal para kay DJ sa 11 years na magkarelasyon at walang lalaki sa buhay 11 years kundi si DJ. Mahirap mang pinaniniwalaan na si Catherine na wala nang nararamdaman at pagmamahal kay DJ. Mahirap ang mahirap kalimutan lalo na sa ex na sa tagal na pinagsamahang 11 years hanggang ngayon, si DJ talagang hindi sumusuko. Pag-aalala, panunuyo ang TLC DJ at talagang hindi nagbabago at sabi niya pa, nakikita daw. Ayan, sabi niya na si DJ nagkamali, si tangin ba natin, hindi natutuwid ang pagkakamali ng isang tao at pinagsisisihan ng pagkakamali. Mahirap sa isang tao na husgahan na hindi natin alam ang punot dulo, diba? Lalo na ang mga comments ng mga fans at mga opinions, advice ng kaibigan. At sana per cut, any concerning advice ng kaibigan naman or tama, wag padala at mahal mo pa rin. Sundin mo ang puso at wag. Ayan. So ito naman yung kanyang sinasabi. No? Parang, kasi may mga lot of friends itong si Miss Katrina parang, yun yung talagang naging comfort zone niya ngayon eh. Pagkatapos ng breakup, kasama sa healing process niya, na talagang yung mga kaibigan niya, and may nabanggit din si Miss Carla noon na parang wag daw masyadong nagpapapaniwala sa mga kaibigan. Ganon. So, another comments pa, sabi niya pa, advice ng kaibigan naman or tama, wag magpadala at mahal mo pa rin, sundan mo puso at huwag itago dahil lang sa mga kaibigan. Who cares naman kasi mahal pa rin at pipiliin ng 11 years kaysa bagong new pictures na harip kilalanin muli at hindi madali to start over ang mahirap. Lalo na may ibang project sa ibang tambalan na isa't isa sa pelikula, teleserye, business. Masakit at mahirap tanggapin at selos ang magaganap pag ito'y tuloy sa mga projects nila ang isa't isa at masakit tanggapin na yun. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Daredz TV. And also, I have my TikTok account which is Daredz TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!